Mami, bakit ganito yung itsura ng ulo ko? Mami, bakit po dapil ako tinutukso po ako ng mga kaklase ko? Hello mga ka-nurse. So, nandito na naman po tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan at ito po ay may kinalaman pa rin sa pag-aalaga ng inyong sanggol. Meron po kasing mga observation na nangyari dun sa mga bagong silang na sanggol kung saan po yung mga anak daw po nila ay nagkakaroon ng pagkakalbo sa certain portion ng kanilang ulo. Minsan po dito, nagkakaroon po ng mga uneven hair distribution. At the same time, nagiging uneven daw po yung hugis ng kanilang ulo ng mga baby nila. So, yung sinasabi nila na parang flatten dito, tapos flatten sa likod, yung sa terminology po na tinatawag natin sa Tagalog na nagkakaroon ng pagkadapil ang bata. Ang pagpuposition po ng ulo ng baby ay po pwedeng gawin kung siya po ay natutulog at the same time kung siya po ay gising. So tara, isa-isahin natin kung paano ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng pagkadapil or uneven ang hindi size, ang itsura or ang appearance ng head ng baby. Change the position of the head of your baby while he or she is sleeping as often as possible. So, kung natutulog ang baby ninyo, bisibisitahin nyo siya and once in a while, i-turn-turn nyo ang ulo ng baby ninyo kapag ka siya ay tulog. So, posible na ganito siya. After 30 minutes, i-visit mo siya, ganyan siya, and then after 30 minutes, i-ganon mo naman siya. Okay, di ba? So, at least yung pressure ng pagkakahiga ng ulo niya ay hindi nandoon lang sa isang posisyon. Next is, hold your baby often. Okay? Hindi naman kasi matama talaga na hawakan ang baby ninyo. So, once in a while, i-carry nyo yung baby ninyo para naman yung ulo niya ay ma-free dun sa kanyang hinihigaan. So, syempre, pagkahawak-hawak mo siya, nandito yung ulo niya, diba? So, hindi siya yung naka-flat lang dun sa certain position. Yung pressure, hindi magiging ganun katagal. At saka, provide yung baby ninyo ng a lot of tummy time. Yung nakadapa siya, pero make sure nakasupervise kayo, no? So, syempre kasi kapag ka-tummy time, pag nakadapa siya, ang tendency, ang baba, pagka nakadapa, ganun lang siya, di ba? Yung naka-flat, okay, nakadapa, nakaganun siya. Tapos, nakaganun siya. So, lessen ang time. Hindi naman kailangan nyo siyang supervise kasi mamaya nakaganun na siya, no? Okay. So, most of the time, either right or left lang with your supervision. And baka mas ma-exercise niya pa yung neck niya, no? So, may iwasan niyo yung pressure dito sa part ng ulo niya. I-reduce niyo rin yung time na matulog siya dun sa certain position na may mold or may hugis. Okay? Okay lang kung yung hugis na yan. Makakatulong yun yung mga ginagamit natin na mayroong pillow, di ba? Na parang round siya. Okay? So, yun. Parang even. Pwede yun. Makakatulong yun. Pero kung yung position kung saan na itataboy or na ihihiling mo siya ng palagi dun sa certain position na yun, iwasan po yun. Tapos yun nga, i-attract nyo yung baby ninyo in a position. Pwede kayong gumamit ng mga laruan, yung mga mobile, at saka yung may mga sounds na toys. Okay, kapag gumagalaw-galaw, titingin siyang ganon. Okay, so hindi na flat doon, hindi lang nakadapa, or hindi lang, I mean, nakatihaya. So, kung ang head ng baby ninyo nando doon, and then may mobile, mayroong gumagalaw-galaw dito. So, susundan niya yon, tapos susundan niya yon sa kabila. So, ang tendency, yung head niya naggagalaw-galaw. Actually, hindi naman talaga nakaka-alarma, no, yung pagkakaroon ng flathead syndrome. Hindi naman nun naapektuhan yung brain, okay, yung utak ng baby. Yung appearance, yun kasi ang medyo iniiwasan natin. Pagka lumaki-laki na yung bata, nag-elementary, o kaya nagpakalbo siya, di ba? O kaya kapag lumaki na talaga siya, tapos tumigas na yung bungo niya, okay, yung kanyang skull, tapos may pagkadapin. So, nagiging minsan nabubuli sila, or minsan masyado talagang nakikita, visible talaga yung pagkadapil. At minsan, hindi uneven. Yung parang dito flat, tapos dito round, no? Tapos dito may flat din. So, hindi magiging maganda kasing tingnan. Kaya hindi nang iniiwasan natin na mangyari. Konting ingat lang po sa pagpo-position sa inyong mga baby, no? Kasi meron pong mga risky position na dapat ninyong isaalang-alang. Yung pag sila po ay nakadapa, kapag sila po ay nakatagilid,
Nakapag po ang position ng baby, meron pong mga soft blanket na nakapaligid sa kanya at toys. Be sure po na safe ang environment ng baby, especially kapag siya ay matutulog. So, kailan ba dapat natin ginagawa itong mga prepositioning technique na sinasabi natin, no? So, po pwede po itong gawin bago mag 4 months ang baby. Kasi after po mag 4 months, unti-unti na nagtitigas ang kanilang bungo or ang kanilang ulo. Kaya medyo mahihirapan na tayo na remedyohan kung sakali man na nag-flat na yung head ng baby ninyo. Okay guys, so okay mga ka-nurse. So yun lang naman po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. Preventive is better than later on ay magkakaroon tayo ng problema at sasabihin ng mga baby natin or ng mga anak natin na, Mami, bakit ganito yung itsura ng ulo ko? Mami, bakit po dapil ako? Tinutukso po ako ng mga kaklase ko. Okay, so madali naman po itong maiwasan. Madali naman po itong ma-prevent. Okay, hindi po kailangan ng special training, hindi po kailangan ng special na management. So, ang simpleng mga naibigay ko po sa inyong tips, sana po ay nakatulong. Mas maaga po nating maumpisahan at mas maaga po nating ma-practice ay mas mainam. So, sana po ay magkita-kita ulit tayo sa aking mga susunod pa na mga video. Mga ka-nurse, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Bye mga ka-nurse!